Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayong umaga ay magagawa ako ng aking vegetable wrap. Wala akong hipon, wala rin akong crab stick. Ang available ko lang rito is lettuce at saka, ano ba to? Pipino! Yan. At saka mangga. Yun lang ang meron ako. Actually, may pagkain naman talaga ako eh. Nagluto ako ng pagkain kasi yung aking anak ay nagbabaon siya tuwing umaga. Kaya lang, parang kukulangin ako, hindi ako mabubusog, hindi ako masasatisfy. Kasi binabawasan ko yung kanin ko ngayon, 2 kutsara lang ang kinakain ko everyday. So binubusog ko yung sarili ko sa ulam lang, kaya dadagdagan ko yung ulam ko. Nagluto naman ako ng laing, ito pakita ko sa inyo. Ayan, ang ating laing, ayan, nagluto ako. Meron din akong piniritong galunggong, nandun na siya sa lamesa. Mamaya ipapakita ko sa inyo, kaya lang nga, piling ko nga, hindi ako mabubusog o masasatisfy. Kaya gagawa tayo ng vegetable wrap. Ayan. Meron ako rito, ayan. Lechugas. 2 piraso lang. Meron din ako pipino at mangga. Siyempre, yung ating rice paper. Una kong gagawin is babalatan ko yung aking pipino. Ito natin yung ating pipino. Gulas ang aking pilay. Hindi na siya matalim. Ayan. Ayan isang pinggan. After nyan, hiwain natin yung ating pipino. Wala ang kutsilyo. Ayan. Hiwain natin siya sa gitna. Tanggalin natin yung buto niya sa gitna. Ayan. Natanggal ko yung buto niya dito sa gitna. Tapos, kalahatin ang gagamitin ko. Kain natin siya. Ayan, sa dalawa. Para medyo malaki naman. Tapos itong mangga, kain din natin. Yung isang pisngi lang ang gagamitin ko. Kasayin ng baso. Pwede natin siya. Ayan. Pwede natin dyan. Dito. Okay. So, yung iba, mangga, tsaka pipino, pwede natin siyang itabi. Para sa susunod na kakain ulit tayo, is gagamitin natin siya. Itabi ko muna siya dyan. Ayan. Kain natin din yung ating mangga ng 2 kasi 2 nga lang gagamitin ko. Wait lang. Tapos po tayo nitong ating rice paper. Actually, itong rice paper na to nabili ko siya sa SM. Sobra. Kumain kami. Tapos, yan, idip natin siya dito sa tubig. Idip natin siya para lang siya lumambot. Huwag matagal, ha? At ang hirap niyang i-ano. Yan. Yan, idip na natin siya. Afterwards, ilagay natin yung rice paper dito sa pinggan. Ilagay natin yung lettuce. Tutupiin ko lang. Sayang naman kung hindi natin gagamitin yung pinakatangkay niya. Sarap yun. Yun ang favorite ko sa lettuce kasi maano siya. Malutong. Yan. Yan lang. I-fold lang natin siya para mag-hold. Sa kabila, ipo-fold natin. Ayan.
tapos i-roll natin. Yung iba naglalagay nito ng hipon o kaya crab stick. Eh, wala nga akong available. Malayo kami doon kung saan pagbibila. So, pwede na yan. Diba? Tara! Ayan. Meron na tayong isang nabawa. Dalawa lang gagawin ko. Kasi pagkain ko lang. Mga anak ko mamaya pa yon. Tulog. Mga panggabi sila lahat. So, kuha pa ako ng isa. Usually, minsan nag-gumagawa rin naman ako nito. Minsan. Sa gabi. Yung e-snack ng mga anak ko. Yung mga nagtatrabaho na panggabi. Ayan. Ulit. Ingat lang kasi minsan napupunit siya. Hindi siyang mapunit lalo na pag babad na siya. Ayan. Ayan natin siya. Oops, sumasama isa. Nadikit na. Madikit siya eh. Ayan. Okay. Meron na tayong dalawang vegetable wrap. Yung sobra kain ko. Yan, may pagkain na tayo. So, balik tayo mamaya doon sa mesa. Ito yung aking pagkain. Laing galonggong. At saka yung ginawa natin kanina. Meron din akong pineapple juice. Tsaka yung sawsawan niya. Dito. Kaya, kain tayo guys. Medyo matagal-tagal din ako walang upload. Siguro inabot ng mga 9 months. Nag-upload ako noon lang December. Pero short lang yun. Pinag-compile ko lang yung mga picture namin. No, New Year yata yun. Pasko wala. Hindi kami nag-picture ng Pasko. Kaya wala akong upload. Hindi ko alam kung bakit. Parang itong pandemic, tinawad na ako mag-vlog. Ang last upload ko pa yung talagang upload is April, natatandaan ko. Tapos hindi na ako nag-upload, tinamad na ako. Parang dumaan yung panahon. Wala lang, nanonood lang ako sa YouTube, pero hindi ako nag-upload. Nawalan ako ng, hindi mo gana, tinamad ako, kumbaga. Kasi nga pandemic, minsan hindi ka makalabas, natatakot ka lumabas. Kaya hindi rin ako siguro nakakapamili masyado ng pwede kong i-vlog. Hindi ko naman pwede i-vlog sa inyo yung niluluto ko araw-araw kasi gahol ako sa oras. Dahil unang-una, mga anak ko pumapasok. Niluluto ako sa umaga. Paano ko pa siya i-vlog? Eh, napaka kapag nagbablog ka tapos niluluto ka na nagmamadali ka. So, kailangan ma-prepare ko ng maayos agad yung food nila kasi nga pumapasok sila ng babaon sila. Kaya hindi ko rin na iba-vlog. Hindi kagaya dati, nakakapag-vlog ako kasi nga lockdown. So walang pumapasok sa amin. Naka-work from home yung mga anak ko. Tapos yung anak kong lalaki, isang beses o dalawang beses lang yata siya pumapasok sa loob ng isang linggo. Asawa ko naman wala rin pasok. Kaya nakakapag-vlog ako dati. Ng pagluluto. Kasi nga nasa bahay lang, hindi ako hassle, hindi nagmamadali. Eh ngayon, nagmamadali na. Kaya, hindi na ako nakakapag-vlog ng pagluluto na ulam namin sa araw-araw. O kaya yung nagbe-bake ako. Kaya wala rin akong upload. Ay, may upload ko yung nangyayari sa akin sa araw-araw. Meron lang akong ginagawa sa araw-araw. Pagising ko sa umaga, nagpe-prepare lang ako ng almusal. Tapos baon. Ilinis ang bahay. Pagkatapos wala na. Nanonood na ako maghapon. Yun ang ginagawa ko. Sa bahay. Sa loob ng araw-araw. Tapos nasirapan yung cellphone. Parang lumalaban yung cellphone. Kaya hindi rin ako nakakapag-vlog mo siya. Hindi ako nakakapag-upload. Ngayon na lang ulit. Pinayos ko lang yung ring light ko. Kanina. Kasi parang nasira siya. Nagluluo na. Tapos naisipan ko, mag-vlog ulit. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Last October 5,
Actually, hindi pa ako na ano na positive ako. October 5 ng umaga, okay pa. Wala akong nararamdaman. Wala lahat. Monday yun eh. Naalala ko Monday. Tapos kung maglinis ng bahay, nagsampay ako nung nilaman ng Linggo. Sampay ko siya nung umaga. Actually, mga 11 na yata yun ng tanghali na nagsampay ako kasi nang si dami kong ginawa. Kasi pag Monday, marami talaga akong ginagawa. Pinakalate kong ginagawa yun, nagsasampay ako nung mga puti na ibinabad yung Sunday. Tapos sinampay ko siya. Palapasadin, nagugas ako ng kamay ko. Ay, hindi. Hindi ako nagugas. Kumuha ako ng alcohol. Kasi may alcohol ako sa labas. Nag-alcohol ako after ko magsampay. Pag ganun ko, sabi ko, parang wala akong naaamoy. Hindi ko na naaamoy yung alcohol. Nararamdaman ko na lang yung lamig niya. Pero hindi ko na siya naaamoy. Kaya andito yung anak ko noon, nakabakasyon siya kasi hindi siya umuwi sa amin. But nung nag-pandemic, meron silang stock house. So after that, ang nangyari, sabi ko ba't parang wala akong naaamoy. Ginawa ako, pumasok ako sa loob ng kusina ko. Ginawa ko yung sukang may sili. Inamoy ko siya. Hala, wala talaga ako naaamoy. Hindi ko siya naaamoy. Tinikmang ko siya. Nalalasahan ko siya. Maanghang, maasin. Pero wala akong pang-amoy. So, ang ginawa ko, ginising ko yung anak ko na kasama ko sa bahay. Kasi hindi lang anak ko pumasok at saka yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, Teng, parang may problema. Sabi niya, ano yun, ma? Sabi niya. Sabi ko, wala akong pang-amoy. Totally, wala akong pang-amoy. Hindi siya kumibo, tinext ko yung anak ko, at chinat ko yung anak ko, ganun din ang kakasabi ko, yung lalaki, tapos yung asawa ko, pati yung anak ko yung babae na isa na sa trabaho. Sabi niya, hala, ano yan? Sabi niya, ganun. So, ang unang ginawa namin, yung anak ko na lalaki, nagpaalam na siya na hindi na siya papasok bukas. Kasi nga, syempre, yun ang naman dapat gawin. Kasi nga, magkakasama kami sa bahay. So, kailangan din na sila papasok kasi kailangan na namin mag-isolate lahat. Ginawa ko, kumain na ako, tapos nagkulong na ako sa kwarto. Nung dumating yung asawa ko, tinanong niya ako nangyari. Di kinuwento ko ngayon nangyari. Kasi yung mga anak ko, nag-prepare na kami lahat. Kasi alam namin, hindi na sila papasok bukas, wala nang lalabas para magtrabaho. Tapos, ginawa nung panganay ko, tsaka nung mga anak ko, nagpag-grocery na sila nung mga kakailanganin namin dito sa bahay. Kasi nga, although hindi pa kami nagpapatis, pero alam na namin, yun naman na ang lalabas kasi may symptoms na nga. Nag-grocery na kami nung mga kakailanganin namin. Yung mga ulam, pwede naman nang iutos na lang, makisuyo, makibili, diba? Yung ginawa namin, wala nang pumasok lahat. Tapos, kinabukasan, ayun yung ding araw na yon, yung anak ko na babae, nagpa-schedule na kami for swab. Ako lang muna, nagpa-schedule sa swab. Tapos, kinabukasan, siyempre natatakot ako una-una. Baka mag-worse kasi comorbid ako. May heart ako, may problema ako sa heart. Tapos, high blood ako. So, yun ang unang kinakatakot namin. Baka mag-worse yung sitwasyon. So, nagpa-test ako. Doon natatakot na talaga ako. Ang prayer ko na huwag na lumala. Diba? Huwag na lumala yung sitwasyon. Naman ako nung alam kong panganay, nagpa-swab ako. Hindi sa LGU. Nagpa-swab kami sa isang private. Bayad ako. 3-3 yata yun. Binayad ko. Pagkatapos sa mga nag-swab, pasok na ulit kami sa bahay. Walang lumalabas sa amin, mas isa. Pero ako ang naka-isolate na nasa kwarto na ako. Yung isa lang kasi ang kwarto namin dito sa bahay. Ako naka-kwarto. Yung mga anak ko. Tsaka asawa ko nandito sila sa sala. So, paglalabas ako, nandun sila, tapos nasa-sanitize kami lahat pag labas ko tsaka pagpasok ko. Kasunod na yung spray. Spray na kami ng Lysol. Kinabukasan, lumabas yung test.
positive siya. Unang reaction ko is para ako na-try ka. Natakot yata ako. Hindi ako natakot yata. Natakot talaga ako. Dahil na-positive ako. Unang-unang reaction. Takot kami kasi nga comorbid ako. Tapos secondly, maliit yung bahay namin. May tendency na magkahawahan. Ang una kinanong, tinanong ako nung kapatid ko kung pupunta ako sa facility. Saka nung mga kakilala ko, pumunta na ako sa facility. Eh, ayoko sa facility una-una. Hindi ko alam kung ano yung mga taong nandun. Kung ako, yun lang naman ang symptoms ko, baka lalo pa akong lumala. Diba? Kung pupunta ako sa facility, kaya sabi ko dito lang ako sa bahay. Malungkot kasi parang mag-isa ka lang sa kwarto, nakakainip. Naabutan ka lang ng pagkain. Maghapon na lang ang ginagawa ng kahigalang cellphone. Nananalangin ako lagi kay Lord na wala mangyari, hindi maganda. Kasi nga, nakaano lang ako. Tapos, after 3 days, yung anak ko, na panganay, gano'n na rin siya, nawala na rin siya ng pang-amoy. Wala nang iba, yun lang. May panlaso siya. Nakakakain kami. Walang problema sa amin. Masarap kami kumain. Nakakain kami. Ang ano lang, hindi namin naamoy yung kinakain mo namin, pero nalalasahan namin. Salamat ako sa Panginoon dahil wala namang ibang nangyari. Hindi ako nilagnat, hindi ako inubo, hindi ako sinipon. Yun lang. So, ang ginawa kong remedy is, inom ako na uminom ng maraming tubig. Tapos, nag-steam ako morning, gabi. Hanggang, nagpa-test na rin yung anak ko na isa. Mga anay ko. Kasi siya yung nawalan din ng panglasa. Ah, hindi. Nawalan din siya ng paamoy, pero may panlasa rin siya. So, nangyari, lumabas positive. Siyempre, kasi may symptoms ka. Common yung tinatanong ka sa pag nagpapaswab ka, ano po nararamdaman mo, ganyan-ganyan. Siyempre, expected mo na, lalabas talaga yung positive. So, yung dalawang babae ko, nirelease namin sila. Itinira ko sila sa ibang bahay. Kasi wala naman sila kahit na anong symptoms. Ang naiwan yung asawa ko. Ayaw niya aming iwang mag-ina. So, siya ang naging tagaluto namin, tagalaban namin. Pero walang lumalabasan. Naka-isolate kami sa loob ng bahay. Yung anak ko ang pumalit siya, ang nasa kwarto. Ako ang nasa may bintana dito sa sala. Nilagyan namin ng partition yung ng plastic na partition yung sala namin. So, yung asawa ko ang gumagalaw-galaw lang dito. Pag isa sa amin lalabas, yun, aalis yung asawa ko. Punta siya dun sa harap ng gate. Lalabas. Tapos yun na, maglalaison lang. Ganun kami. Everyday, ganun ang naging routine namin. At ang naging routine ko, para hindi ako mainip, is nagtitiktok ako madalas. Naging ano ako sa TikTok. Daw kami mag-ina. Sa sobrang init namin. At ito pa, yung anak ko, nung nagpa-swab siya, yung pinag-swaban niyang hospital, ang gentryman, ang nag-report sa LGU namin. Although, hindi na ako nag-report eh. Hindi ko na ni-report yung sa akin. Hindi na ni-report yung kapatid ko na nasa barangay. Pero, yung anak ko na-report, tinawagan ng hospital ang LGU namin dito. Tapos, pinuntahan. Hindi kami pinuntahan ang una. Chinat, binigay yung number, teenage. Tapos, chinat. Tinanong ko, ilang kami sa bahay, sabi ko, happy niya, tatlo lang kami ang nandito. So, yung asawa ko, sinuwab din. Ano pa i-expect mo? Siyempre, lupo ba siya positive na? Positive kami tatlo. Kama kami sa bahay eh. Kahit wala kami nararamdaman.
yun lang, nawala naman. After 3 days naman, bumalik na. Ang nangyari lang kasi, sinunod nila yung quarantine namin sa asawa ko. Kaya inabot kami ng 20 days all in all na nakakulong kami. Ang pagkain namin, iniutos ko lang sa labas sa mga, sa inaanak ko, sa ate ko. Iniiwan nila dyan sa harap ng bahay. Sabi ko sa asawa ko, naglolokohan na lang tayo. Bakit kailangan pa tayo may harang? Eh, pare-pareho tayo rito positive. Wala naman tayong malalang symptoms. Normal kami kung tutuusin. After 3 days, bumalik naman na yung pang-amoy naming mag-ina. Inanapos lang namin talaga yung aming quarantine na 20 days kasi sa asawa ko sinimulan yung quarantine. At ang nakakatawa pa, asawa ko lang naka-report sa barangay na may nag-positive dito. Kung tutuusin, tatlo kami. Alam din yun ng LGU kasi nireport yun, nireport yung anak ko ang naunang inireport bago ang asawa ko. Pero sinundan nila doon sa asawa ko. Diba, matawa ka? Ay, nabot kami ng 20 days. Doon may natanggap naman kaming ayuda. 1,000 at saka 3 bumps ng grocery. Noong una nga, kinwestiyon ko pa eh. Kasi sabi ko, bakit asawa ko lang ang nakareport? Eh, 3 kami dito. Sabi nung naghatid, di daw niya alam. Yun lang ang nakalista. So, hindi na kami nagreklamo. Salamat na lang kami. Walang nangyari sa amin na mas worse. Yun lang ang nangyari sa amin. Nung nagka-COVID kami, natatawa kami. Parang natatapos na lang yung maghapon na nakasilip ako sa bintana. Kasi nga, hindi ka naman makalabas. Tapos yung kinakain mo, paulit-ulit lang. Kasi nga yung asawa ko, di naman siya marunong magluto. Kaya nung huli na sabi ko, ay, positive ka nila naman, naglulukohan na lang tayo, tanggalin mo na ako yung harang na yan, ako na ulit kung magluluto. Sabi kong ganun, tsaka okay naman na ako, wala nang, bumalik na yung pangamoy ko, ganun din yung anak ko, bumalik na yung pangamoy ko, yung asawa ko, medyo, parang nangangati-ngati lang nilalamunan yun. Kaya, nung huli, tinanggal na namin, kami na lang ang nandito, after 20 days, hindi na mayat ako nung kahit malakas ako kumain. Tapos nung makalabas kami, hala, hindi naman kami nag-enjoy masyado na yung laya ka na, hindi. Mas nag-ingat, kasi nga ganun ang sitwasyon, ganun ang nangyayari. Hindi ko alam kung saan ko yun nakuha, siguro kung hindi sa mga anak ko, sa asawa ko, kasi asawa ko sa field nagtatrabaho. Yung anak ko naman, syempre marami rin silang nakakasalamuha na tao. Dahil nga, yung isa nagtatrabaho rin as sa marketing. Yung isa nagtatrabaho sa banko, marami rin nakakasalamuhang tao. Kaya, ako, hindi naman ako lumalabas ng bahay. Kaya hindi yun sa akin galing. Sa kanila yung galing. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila. Tapos, galing yung virus na natanggap ko. Kaya ngayon panahon na ito. Ingat-ingat tayo. Huwag naging tayo basta-basta lalabas. Kung wala naman tayong bibilin. Wala naman tayong importating gagawin sa labas. Mamamasyal lang. Medyo iwasan muna yung pamamasyal. Para hindi tayo makakuha ng virus. Kasi ang virus din naman natin alam kung saan nagagaling. Sabi nga nila, airborne, hangin, kaya better be safe. Huwag na lang tayong lumabas. Just stay at home kung wala rin naman tayong gagawin sa labas. At kung lalabas man tayo, bibili tayo ng mga kailangan natin, bili na natin ng isang bilihan para hindi tayo kalabas-labas. Kasi makakatakot talaga. Parang magkasipun ka lang, may COVID ka na. Diba? Mag-ahem-ahem ka lang, may COVID ka na. Titingnan ka na ng mga tao, masama nang tingin sa'yo. Kaya mas mainam, huwag na lang tayo lumabas ng bahay. Para wala tayong manampot na virus.
ko. Pero hindi ako nabusog ba? Sinakakaunti yung kanin ko dahil lang kutsara ng kanin. Babawas ako ng kumain. Kasi nga buhat, no? Nag-positive ako. Dire-diretso na. Ang lakas-lakas ko ng kumain. Ang laki na ng itinaba ko talaga. Sobra. Itong nag-pandemic, ang laki na ng itinaba ko. Kaya nung last Saturday, nakaramdam ako na hindi maganda sa pangatawa ko. Feeling ko talaga, tumaas ang dugo ko noon. Kasi bigla ko sumakit yung bato ko. Ang sakit-sakit sobra. Parang hindi ko maintindihan, hindi ko kaya paliwanag. Buti na lang, lagi ako may emergency gamot. Although umiinom naman ako ng maintenance ko nung umaga, nagulat ako nung bandang 12. Sumasakit ang bato ko, masakit na masakit. Buti na lang, may spare akong gamot na yung nilalagay sa ilalim ng dila. Pag inom ko sa kanya, siguro mga 5 to 10 minutes lang umukay na yung pakiramdam ko. Kaya, takot din ako talagang nahawakan ng virus. Secondly, mainit na naman, magtatag-init, so kailangan maging boss-boss ako ng hinain. Kasi alam niyo naman, pagtag-init, ang mga may nararamdaman, ang minsan tumataas ang BP kasi sa panahon. Kaya nababawas din ako ng kanin. Paano guys, hanggang dito na lang. Naikwento ko na sa inyo yung aking journey nung nagkaroon ako ng positive ako sa COVID. So, better maging safe tayo. Kaya na sinabi ko, huwag tayong palabas-labas. Until next video, bye!